Ipinagmalaki ngayon ng Cebu City na na-flatten na ang COVID-19 curve ng lungsod. Kaya pabor si Mayor Edgar Labella na ma-downgrade na sa modified general community quarantine ang quarantine protocol sa syudad simula sa September 1. Sa tala ng Department of Health, nasa 600 na lang ang active cases sa lungsod ng Cebu. Higit 8,000 na rin ang nakarecover sa COVID-19. Pero kung sakaling ma-downgrade sa MGCQ ang lungsod, mananatili pa rin ang ilang restrictions. Gaya ng pananatiling sarado ng mga sinihan at bawal pa rin ang mga konsyerto dahil mahirap daw i-monitor ang social distancing dito. This should be maintained. That's why I consider this as a challenge. Let us not be complacent. Dili na ikapang hambog. On the other hand, we can serve this as a challenge to work harder, to do better, so that we can totally eliminate, if possible, reduce to a great extent the infection of the virus. Hinihintay pa ang desisyon ng Interagency Task Force sa magiging klasifikasyon ng lungsod sa darating na Setyembre. Pabor para sa mga business establishments ang MGCQ, pero kailangan pa rin ang mahigpit na pagpapatupad sa mga restrictions. Kabilang dito ang pagpapanatili sa QR passes at quarantine checkpoints. Ayon kay Labella, halos kaunti na lang ang mga pasyente na nasa mga paaralan na nagsisilbing isolation center ng mga asymptomatic. Tiniyak ng alkalde na marami na ngayong mga quarantine facility ng lungsod ang halos wala ng mga COVID-19 patients matapos nakapagtala ng daan-daang recoveries ngayong buwan. If classes will continue, assuming that it's going to be a person-to-person, gamito na nila, we have more than enough isolation or quarantine centers. Ang atong CCQC, which can accommodate 200, there is an additional 200 being constructed now through the courtesy of the Department of Public Works, DPWH. Mula sa PTV Cebu, John Arua, para sa Bayan.